on, sing Echo. It's the Echo, 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 your heartbeat. Go on, one more time. It's the Echo, 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 your heartbeat. Go on, right there, I want to hear your voices. As we sing that there's, as we lift this name up, I want to hear your voices right now. Come on, put your hands up now. As we sing, your name lifted higher, your light ever brighter, your love like a thunder here in my heart again. Come on, one more time. Your name lifted higher, your light ever brighter, your love like a thunder here in my heart again. Your life in the glow of your paradise, and just to be here by your side as we echo, echo, echo the storm and light living in your life in the glow of your paradise, and just to be here by your side as we echo, echo, echo your heartbeat. Come on, sing. As we echo, echo, echo your heartbeat. As we echo, echo, echo your heartbeat. Yes, Lord, come on. Give him a clap offering. Give him a loud shout of praise. Thank you, Jesus. Come on, let's continue to sing to him. Come on, as we make the sign of faith in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord Jesus, for your heartbeat, for your heart, it beats for us, Father. We thank you, Lord Jesus, for your goodness. We'd like you to know that we're grateful for everything that you have done in our lives. That's why today, we know that yours is the name that we can continue to trust in this day. Come on, we sing to you once again, Father. Bless our hearts, O Lord, bless our lives. Overwhelmed, but I won't break. Through the battle, I will stay. Your grace will be enough. Your grace will be enough. And under fire, but we won't fall. We will never be alone. You'll always be enough. You'll always be enough. Now in the already won every battle that we have. That's why we'll follow you. We will follow where you go. We will trust to the unknown. I know you go before. I know you go before. Lead our hearts. My heart now in your way. For we're carrying your name. His promise never fails. Come on, shout it out. Your promise never fails. Now in God we trust. In His name we hope. I know God will not be shaken. God is here with us. He's already won. I know God will not be shaken. God will not be shaken. Yes, Lord, you will never be shaken. Let's try to continue. Thank you, Lord, to finish everything. You finish what you begun, forever strong in your love. Yes, Lord. Your name is sure, and you will fight for us, our hope forever secure. And you alone. Come on, sing with us. What you begun, forever strong in your love.
About love. Yours is a name that speaks about hope. So we continue to remain in your love, Father. We continue to sing and declare our love to your beautiful, your wonderful, your glorious and matchless name, O Father. So I, Lord, we thank you again one more time for sacrificing yourself for us, Father. We thank you, Lord Jesus, for your unending love, for your unconditional love for us, Father. We will bless your name all of our days, O Father. We sing to you. Oh, you.
If you love God in this place, give the Lord a loud shout of praise. Can you tap three people around you? Tell that person, receive God's love today. Amen. It's a beautiful Sunday afternoon, and what better way? There's no better way to spend your Sunday afternoon but in the presence of God and His people. Amen? And I would like you to believe that because you came, you will be blessed by God today. Yes? Let's pray our favorite prayer here at the feast all together. Let's make the sign of our faith in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lift your hands and pray this with me all together. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Let's honor God's Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Brothers and sisters, I welcome you to the conclusion of our series, Treasures, Why Remain Catholic. Sino dito sa inyo kasama namin for the past 2 weeks? Taas ang kamay. You have attended. Are you learning so far? Grabe, no? Sana after nitong series na ito, mas lalo natin mahalin yung pananampalatayang Katoliko natin. And today, for the first talk, we've talked about God revealing Himself through the Holy Scriptures, through the sacred scriptures, through the sacred tradition, and through the church itself. And last week, we've talked about three gifts of the Catholic Church, which is Mama Mary, saints, and purgatory. Today, we are going to talk about the most wonderful gift of our Catholic faith. We are going to talk about the Eucharist. Sabi nyo nga, Eucharist. And talk three is entitled Family. My one big message is quite simple. I want you to believe that love is available. Sabi nyo nga yan, love is available. Dahil yan ang kwento, yan ang story, yan ang mensahe ng Holy Eucharist. But you see, let me start off by sharing to you this story. One day, there is an old and kind and rich barber, isang barbero. At itong barbero na ito, one day he decided he won't charge. He will do haircuts for free. And so one time may nagpagupit sa kanya na florist, yung nag-aayos ng bulaklak. So after niya magpagupit, she digs in her own pocket, at nung bumubunot na siya ng pambayad, sabi sa kanya nung barbero, "No, wag na, libre ito, community service, itabi mo na." Alam nyo, tuwang-tuwa yung florist, sabi niya, thank you. You know what happened? 1 hour later, paglabas ng barbero dun sa kanyang barberya, nakita niya meron dun thank you card, tapos meron 12 red roses in front of the barbershop. Sabi niyo, grabe to ah, sobrang pasasalamat, ang ganda, meron ng 12 roses dahil dun sa florist. And then, the next one is this. A baker had his haircut done. So nagpagupit siya, nung magbabayad na siya, bumubunot na ng pera, sabi sa kanya ng barbero, wag na, libre ito, community service. And then, sabi nitong baker, thank you so much, maraming salamat. 1 hour later, lumabas yung barbero, nagulat na naman siya. Bakit? Merong malaking commotion sa labas. Alam niyo ano nakita niya? Merong thank you card, tapos merong 12 pirasong ensaymada. E baker eh, di ba? So, tuntua siya. And then, the next one is this, a Filipino software engineer. Ay, IT. You know what? Nagpagupit siya. Tapos nung magbabayad na siya, sabi sa kanya nung barbero, wag na, libre ito. Community service. Tuwang-tuwa yung engineer na Pilipino. You know what happened? Ask me what? 1 hour later, nagulat siya, may nagkakagulo sa labas. Nagulat siya paglabas niya, yung software engineer, may kasamang 12 Pilipino naghihintay ng libreng gupit. Pilipino talaga, eh, no? Di ba? Why am I telling you this? You see, God is like that old barber. He is giving His salvation. He is giving His love for free. He is giving
His love to us unconditionally. In other words, hindi mo kailangan maging good boy, maging good girl to offer Him His, to offer His love for you. Walang kondisyon. No ifs, no buts. It's given for free. Mahal ka niya, period. Ganon. And I believe that's the story, that's the message of the Holy Eucharist. Jesus giving Himself freely to us, being available to us every single time sa Misa. Yes? Our word for today is closely related to that. Basahin natin yung Matthew chapter 9, verses 10 to 12. All together? While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with Him and His disciples. When the Pharisees saw this, they asked His disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." It is not the healthy who need a doctor, but the sick. My dear friends, alam nyo ang Diyos, si Lord, Jesus had so many ministries nung nabubuhay pa siya. He had the teaching and preaching ministry. Tama? He had a healing ministry. He had the deliverance ministry kung saan nagka-cast out siya ng mga demons. But here's what I believe in. Ask me what? I believe His most powerful ministry is His meal ministry, wherein He ate with the prostitutes and the tax collectors, just like Matthew. Alam niyo dito sa storya na ito, bakit nang gagalaiti yung mga pariseyo? Nagagalit sila bakit? Because Jesus is welcoming those sinners just like them. And you see, para sa mga pariseyo, ayaw nilang kasama yung mga sinners na yan. Bakit? Marurumi yung mga yan eh. Hindi sila worthy makasama. But Jesus, when He had meal with the sinners, it's as if Jesus was telling these sinners, halika, kasali kayo dito. Come and be part of my family. Sabi nyo nga yan sa katabi nyo, be part of my family. Today, brothers and sisters, we are going to talk about the greatest treasure of our Catholic faith. We are going to talk about the Eucharist. At alam nyo, let me define the Mass to you in 5 words. Simple lang. The Mass is Jesus hanging out with sinners. The more kang makasalanan, the more mong kailangang magmisa. Ang ganda ng sinabi ni Pope Francis ito. Sabi niya, the Eucharist is not a prize for the perfect, but a medicine for the weak. Totoo yan? Every time we go to Mass, it's actually healing us. Not just spiritually, but physically. Kailangan natin yan. I don't know what you have done. I don't know where you have come from. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang makasalanan niya? Di ba? I don't know what sin you have done, but let me tell you today, God wants to embrace you today, and He wants you to be part of His family. Why? Because God's love is always available. Sabi mo nga sa katabi mo yan, love is available. Are you ready to avail of that magnificent love of God? If so, let's pray together. Close your eyes, bow down your heads, put your hands towards your chest. Say this prayer after me. Jesus, thank you for making yourself available to us. Though sinful and unworthy, still, you chose to love us. You chose to call us family. May I receive freely and willingly your love today. This I pray in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Praise you, Jesus. Speak to us today. As you sit down, tell the person beside you, love is available. Love is available. Today, we are going to talk about the Eucharist. Ayan. Sino sa inyo dito, you're learning so far from this series? Ayan. Diba? It's good to know that, again, I'm reiterating this, if you are a non-Catholic,
You are welcome to be in this place right now. Pwede kang makinig. But for this series, I'm specifically speaking and talking to the Catholics. And again, nililinaw ko lang po, ang punto nitong buong series natin ng Treasures is not to convert non-Catholics to become Catholics. That's not the point. The point is to reconvert Catholics to love our faith even more. And today, I'll be discussing about the Eucharist. Sabi nyo nga ulit, Eucharist. And today, I'll share to you three things about the Eucharist. How many things? Meal, sacrifice, presence. Ano-ano? Alright, let me begin with meal. Sabi nyo nga, meal. In John 6:53-56, Jesus said this. Basahin natin. Jesus said to them, "Very truly, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life." Alam nyo, marami tayong mga kaibigang mga ibang Kristiyano, Christian denominations, and we are the only religion. We are the only faith. We are the only Christian denomination wherein we eat God. Na-imagine nyo yun? Ang Diyos kinakain nyo, nginunguyan ninyo. And I believe that's one thing. Tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, we are so big on sacraments. Gusto natin ang Diyos natin, kaya tayo merong mga images, gusto natin ang Diyos natin nakikita. Gusto natin ang Diyos natin. Pero Eucharist, hindi mo lang siya nakikita, hindi mo lang siya naririnig kapag yung salita ng Diyos, hindi mo lang siya nakakain mo pa. And we eat God. Yun yung minsan mahirap abutin para sa mga kaibigan natin, mga Protestante, pero tayo sa atin, klaro yun, that we are taking in, we are eating God Himself. Tama ba? Pero ngayon, gusto ko sana linawin para mas maintindihan natin at mas mahalin natin ng lalo na yung Eucharist. But let me begin by asking this question to you first. True or false? Tayong mga Pinoy mahilig kumain. True. Di ba? Punta ka sa kasal, may pagkain. Punta ka sa binyag, may pagkain. At di lang yun, di ba? Dito ka lang makakakita, burol, libing, may pagkain pa rin. Di ba? One time, umatend ako ng isang burol, grabe, talagang gulat na gulat ako. Bakit? Catered. Tinitinong, sabi ko, para mas malaki pa nagastos nila nung, kesa dun nung kinasal ako ah. Yung ganon. Bakit? Ang Pilipino mahilig kumain. Tama? In fact, ang Pilipino, kahit walang okasyon, may pagkain. Di ba? Minsan, kahit nga, di ba, kahit walang okasyon, lalagyan ng okasyon, makapanlibre ka lang. Uy, di ba, birthday mo kahapon, manlibre ka nga. Kahit hindi naman talaga birthday, di ba? Tapos itong napansin ko, ang Pilipino, kahit kapos na, kahit walang pera, maghahain pa rin para sa bisita. Tama ba? When I was in college, ang Ateneo, meron programa, nag-i-immersion kami. So, depende kung saan ka ma-assign. Merong iba na-assign sa urban poor, merong iba sa rural areas, yung iba indigenous people, yung iba sa mangisda, yung iba sa pamilya na magsasaka. Ako po, na-assign ako sa pamilya na magsasaka. Tapos, nagulat ako. Siyempre, alam ko naman, siyempre, ano nga, immersion nga eh. So, talagang alam kong mahirap na pamilya yung pupuntahan ko. Pagpunta ko doon sa bahay nila, alam nyo, the moment na pagpunta ko doon, sabi nyo, "Ay, andyan na yung bisita natin!" Sabi nung nanay. Tatabi yung tatay niya. Tapos, nagpakilala ko, "Hi, kamusta po? Ako po si Velden." "Ano, Alden?" Ganon. Sabi ko, "Hindi, kamukha ko lang po yun." Ganon. Yung ganon, talagang tuwan-tuwa talaga sila. Tapos, the moment na nandun ako, alam nyo, tinanong ako, "Oh, kumain ka na ba? Baka gusto mong kumain." Di ba ganyan ang unang bungad sa bisita? Siyempre, ang sagot ko, Pilipino ko eh. Ang sagot ko, "Busog pa po ako." Kahit ang totoo nun, halos kinakain na nung large intestine ko yung small intestine ko. But you see, ito nagulat ako. Sinabi ko nang busog ako, eh Pilipino, alam din nila, maaring nagsisinungaling lang din ako. Di ba? So, anong ginawa niya? Tinawag niya yung anak niya, "Uy, Totoy, halika, bumili ka nga ng kahit ano dyan sa tindahan, cookies, soft drinks, ganyan." Tapos alam niyo, bumalik siya. Meron daladalang ang cookies. Meron daladalang soft drinks. You see, ganyan ang Pinoy. Mahalaga sa atin ang pagkain. My clicker's not working.
Mahalaga sa atin ang pagkain. Bakit? Sa ating mga Pilipino, we equate food to grasya ng Diyos. Tama ba? Nasaan ang mga nanay dito? Taas ang kamay. Parents, mamis. Di ba mga nanay, nagluto ka? After mo magluto, di ba ayaw na ayaw mo sa lahat yung hindi pa dumadating yung mga anak mo. So tatawagin mo mga anak mo, anak! Gumapa ka na rito, kakain na tayo! Tapos mamaya na, mami, gumagawa pa ako assignment ko. Talaga, assignment? Yung gano'n. At tapos ano sasabihin ng nanay? Naghihintay yung grasya. Tama? Bakit? We equate food to grasya. We equate food to grace. We equate food to blessing. Let me give you another example. Nasa bokabularyo natin talaga mga Pilipino that food is blessing. For example, sino sa inyo may mga problema? Taas nga ang kamay. Ayan. Sino sa inyo yung katabi ninyo yung problema ninyo? Ayan. Diba? Sa mga may problema, di ba? Pag kinamusta kayo ng mga tao, ang Pilipino, ang template na sagot, oh, kamusta ka na? Tapos may pinagdadaanan ka. Anong sagot? Ito, nakakaraos. Sa awa ng Diyos, kumakain pa naman ng 3 beses sa isang araw. Tama? Bakit in our minds, we equate food to blessing? Kaya anong sinasabi dito? Na kahit na marami kang problema, basta kung meron kang kumakain ka 3 beses sa isang araw, sigurado blessed na blessed ka. Ganun ang Pilipino. Tingnan mo nga yung katabi mo, ilang beses kaya kumain yan sa isang araw. Yung iba 5 times, yung iba 6 times, may midnight snack pa kasi. In other words, food doesn't just give life. Food is life. Tama ba? Yung katabi mo, sobrang food is life niyan, di ba? Kaya hanggang ngayon, walang boyfriend. Diba? Mas committed pa siya sa pagkain kaysa sa paghahanap ng boyfriend, diba? Yung ganyan. But you see, my point is this, one of the strongest expressions of God's love is feeding. Sabi nyo nga, feeding. Let me, and you can see this from Old Testament to New Testament. Let's look back on Genesis 2 verse 16. Basahin natin. Ito, all together. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Ano sabi doon? Any tree. Kahit ano, kahit saan, pwede kang kumuha ng pagkain dyan. And you see, biblical scholars say, when I was studying in theology, my master's in theology, ito yung sinasabi, ito yung contention nila, that this is actually God giving humanity great permission. Na everything, all the resources, all the created creation, is for you, it's there for your taking. Kaya ibig sabihin, blessed na blessed ang tao. Bakit? Andyan, it's all for you. Ano pa? Let me give you an example na ang food ay biyaya galing sa Diyos. Nung mga Israelites, they went out of Egypt going to the promised land. Nagutom na sila, nagreklamo sila kay Moses. Sabi nila kay Moses, Moses, ano ba naman yan? Gutom na kami. Kung totoo talaga yung Diyos mo, ba't hindi siya magpadala ng pagkain mula sa langit? Dagdasal si Moses. Kinausap niya si Lord. Anong ginawa? Nagpaulan ng tinapay. Anong tawag sa tinapay? Mana. It's mana. Imagine ninyo yun, pagkagising ng mga Israelites, imagine ninyo lang, di ba? Pagkagising nyo sa, merong pandesal dyan sa bintana, may pandesal dun sa ano, pipitasin nyo lang. Grabe! Because food is blessing. Huwag na tayong lumayo. Ano pa? Another example. Si Isaiah. Isaiah the prophet had the vision that God will bring God's people on top of a mountain called Zion. Yan yung pangalan ng anak ko, Zion. Ayan. And you see, anong sinabi ni Lord kay Isaiah, ano yung pinangako niya? Isaiah 25 verse 6. On this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples, a banquet of aged wine, the best of meats, and the finest of wines. Grabe. Ako, kinilig ako ng konti dyan sa best of meats. Yung ganun na imagine ko talaga, yung mga putok-batok specials, yung ganun. Diba? Sisig, siguro may steak dyan. Lahat ng karne nandyan. Grabe! Food is blessing. Importante sa Diyos yan. Huwag na tayo lumayo. New Testament. Tingnan natin yung buhay ni Jesus. Gospels pa lang. Don't you notice, Jesus loves to eat. Ang hilig kumain ni Lord. In fact, yung una niyang milagro, saan naganap? Sa wedding at Cana. Kasal. Eh natural meron tong ano,
merong pagkain, di ba? Ano pa? Nagutom yung 5,000 people, feeding of the multitude, nagpadala ng pagkain, ganun pagkain na naman. Tapos merong story doon, parable of the wedding banquet. Kaya ako, itong paniniwala ako, tanong nyo sa akin, ano? Ako, at minsan yung mga sculpture natin na ganyan, hindi totoo yan. Si Jesus may abs, hindi ako naniniwala, sigurado ko birbelian si Lord. Yung ganun. Kaya ako, yung katawan ko, alam ko, biblical tong katawan na to, no? Yan. Tingnan mo yung katabi mo, biblical ba yung katawan niyan? Ayan, di ba? You see, bakit kaya God wanted to have a meal? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Because God would like to meet the other person when he is most vulnerable. Sabi niyo nga, vulnerable. Yun, he likes to meet, pag sinabi mo vulnerable, you are at your weakest point, you let your guard down, yung totoong ikaw. Wala kang, hindi mo iniisip yung image mo. Ganun eh, pagka kumakain. Question ito, kapag kumakain ka ba, iniisip mo pa ba ang itsura mo? Hindi na, di ba? Eh, kukumain ka nga, minsan meron pang kanin-kanin dito, ganyan. Sasabihin lang kaibigan mo, may kanin ka doon. Dito? Hindi, sa kabila, dito. De, joke lang. Inuuto ka lang pala. Di ba? Ang daming pagkain, daming sauce dito, tulo-tulo, hanggang dito. Bakit wala kang pakialam eh? Sino sa inyo mahilig sa, ano, buffalo wings? Ayan, ako mahilig ako dyan, di ba? Kapag kayo ba, kumakain kayo ng buffalo wings, may poise ba? Yung tipong, kukunin nyo yung wings, gaganyan ninyo. Tapos gaghimay nyo mabuti. Hindi na kayo gaganon. Hindi ka na magpapakyute. Bakit? Kiper na. Wala nang pakialamanan. Kakainin ko yan. Halos lamunin na nga eh. Diba? Quote unquote. But you see, if you enjoy your food, walang pakialam. Naalala ko tuloy story na ito. One time, meron kaming kinofi date. Actually, lunch date ng asawa ko, ng misis ko. Ikakasal sila. Babae at saka lalaki. Malamang, ikakasal nga eh, di ba? So, ikakasal sila, servant sila dito sa feast. So, syempre, pagkalapag ng pagkain, so, tara, pray tayo. So, bless us, O Lord, this day gifts. So, tapos na. Amen! Pagka-amen at pagka-amen, kain na ako. Tapos, nakita ko, habang kumakain ako, yung dalawa naming kausap na servant, nakatingin lang sa akin ganun. Yung merong halong panghusga. Kasi ang bilis ko kumain. Tapos after, wala pang 2 minutes, ubus na yung pagkain ko. Sila nakakadalawang subo pala. Tapos sila, hehehehe. Brother, ang bilis mo pala kumain. Sabi ko, alam ko yung mga mata ninyo, hinuhusgahan nyo ako, no? Sabi ko, ay nako, mabilis na ako noon, lalo pa akong bumilis ngayon. Sabi ko, ba't ang bilis nyo kumain? Sabi ko, subukan mo magkaroon ng anak. Pag nagkaroon ka ng baby, bibilis ka talaga kumain. Bakit pasakan kami ng misis ko? Ako muna. Tapos pagkatapos ko, ikaw naman, akin na yung bata. Yung ganun. Mabilis. Pero tinan nyo, nasa harapan na nila ako, pero I put my guard down. Bakit? Pag kumakain ka, komportable ka. At kapag komportable ka, dyan nabubuo ang friendship. When you are comfortable, that's where friendships are formed. Kaya si Jesus, if he wants to change another person, he went to Zacchaeus, pumunta siya sa bahay niya, Zacchaeus, pupunta ako sa bahay niyo, makikikain ako. Bakit? Alam niya, dun magaganap yung friendship nila. At pag naganap yung friendship niya, ano nangyari? Ang ending, si Zacchaeus, anong ginawa? Bumalik sa Diyos. Binenta yung mga ari-arian niya. Tapos binayaran ng lahat ng mga niloko niya. Bakit? Kasi, because of the meal, Jesus knew him because he let his guard down. Am I making sense here? Anong punto ko dito? The Eucharist is a sign of God's love. Bakit? God so loved us that He feeds us. Pinapakain tayo ng Diyos. And what a wonderful way for us Catholics, tayo yung mga kaibigan natin, mga born again, mga Protestante, sila, they go to church, they sing songs, praise and worship, they hear the word, pero alam nyo sila, parang may kulang. Sa atin, ganito yun, pag nagmisa ka, you sing songs, you hear the word, pero meron tayong bonus. At yun ang pinakamahalaga, kumain tayo. Tama ba ako? Sino nakapunta na sa party dito? Taas ang kamay. Yan. Ikaw ba pag nagpunta ka ng party, hindi ka kakain?
Di ba pagka pupunta ka sa party, di ba alin nang hindi mo pansinin lahat ng mga kaibigan mo basta makakain ka, di ba? Yung iba nga, eat and run pa eh. Di ba? Hindi ka pupunta sa party, oh, kumusta ka na pare? Nakipagchikahan ka, tapos pag-uwi mo, anong sinabi mo? Nakalimutan ko kumain ah. Hindi ganun. Bakit? Kailangan laging kumakain. And that's the beauty of the Mass, of the Eucharist. We also eat. We celebrate. We partake of the Lord. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, love is available. Next is this, the Eucharist is a sacrifice. Sabi niyo nga, sacrifice. Nasaan ulit ang mga nanay dito? O kaya kung sino mang nagluluto? Sino mang nagluluto dito? Taas nga kamay. Ayan. Sa mga nagluluto, alam niyo ito, hindi madaling magluto. Tama ba? Hindi. Bakit? Para makapagluto ka, you need to go to the grocery, to the palengke, mamamalengke ka dyan, ilang oras ka sa palengke, makikipagtawaran ka, tapos minsan, daladala mo pa yung plastic nung pinamalengke mo, tapos yung pinaka-bad trip dyan, yung daladala mo yung plastic nung pinamalengke mo, tapos ang bigat-bigat, di ba? Tapos halos, kala mo mawawakwak na yung daliri mo dahil sobrang bigat, tapos yung plastic parang gumuguhit na parang alambre na, di ba? Ang bigat-bigat niyan. Tapos hindi lang yun. Pag uwi mo sa bahay, ipe-prepare mo yon, lalagyan mo ng sahog, maghihiwa ka ng bawang, sibuyas, kamatis, whatever kung ano may lulutuin mo. And it will take you at least 1, 2, 3 hours para makagawa ng magandang putay at masarap na putay. Tama ba ako? Mahirap. At hindi lang yon, hindi pa tapos yun, maghahain ka pa. At hindi lang yon, pagkatapos yung kumain, maghuhugas ka pa. Tama o tama? So, ibig sabihin, anong punto ko dito? When we eat, what we don't see is this, na may kabayaran para makakain tayo. May taong nagsakripisyo para makakain tayo. Kahit pa sabihin mo na kumain ka sa restaurant, pag kumain ka sa restaurant, kahit pa fast food yan, merong taong nag-prepare ng pagkain para sa'yo. Kaya nga, after kunin natin yung bill, nagbibigay tayo ng tip. Bakit? Kasi para yan doon sa mga nag-asikaso. Bakit? May nagsakripisyo para ikaw ay makakain. A price was paid so we can eat. Now, ganun din sa Eucharist. So we can eat the body and blood of Christ. Somebody has to pay. And who paid? Jesus paid for that meal. Jesus paid for the bread and wine, for the body and blood. Let me tell you this. Let me explain the concept of sacrifice to you. Here's the truth. Sino naniniwala sa inyo dito? God wants to be close to us. Taas nga ang kamay. Yeah. Gustong mapalapit ng Diyos sa atin. Ang original design ni Lord, kasama natin siya sa paradise, walking hand in hand together with God, HHWWPPSSP, holding hands while walking, may pasway-sway pa. Yun talagang original design ni Lord. But, here's the problem, we ruined that relationship. We ruined that friendship. At kung mapapansin niyo kanina, di ba, I've talked about Genesis 2 verse 16. Ano sabi ng Diyos doon? Kainin niyo lahat ng gusto niyo kainin. Pero alam niyo, afterwards, the verse after that, ito yung sabi. Ano sabi ng Diyos doon? But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Anong sinasabi dito? Kumain kayo sa lahat. Except dun sa tree of knowledge of good and evil. Ito ang problema nila. Isipin nyo na, siguro 1,000,000 puno yung nandun. Ang tigas ng ulo ng tao. Kung anong bawal, yung pa yung ginawa. Tama ba? Ganyan tayo eh, di ba? Huwag na tayo lumayo. Naglalakad tayo sa kalye. Nakasulat sa pader, bawal umihi dito. Guess what? Saan pinakamapangi? Eh di dun. Saan pinakamaraming basura? Kung saan nakasulat, bawal magtapon ng basura dito. Huwag na tayong lumayo. Ito, aminin nyo na, ginawa nyo na ito. Nakasulat, wet paint. Anong ginawa nyo? Ay, basa. Malamang nakasulat nga eh. Diba? You see, yun nga ang problema eh. Ang daming choices, pero pinili natin yun, kaisa-isang bawal. I can discuss about the tree of knowledge of good and evil. We took it up for almost a semester nung nag-EMA ako sa theology, but I would like to condense it into 30 seconds.
The whole point of God prohibiting us, binagbawalan niya tayong kumain doon, is this. Ask me what? Listen to this. God is simply telling man, you can consume anything here. Just don't consume for yourself the power to play God. The power to play God. God is simply telling, don't play God. Don't use God's power and resources to control other people. Because the moment you play God, that's the moment you sin. Kapag gusto mo, ikaw na yung naghahari-harian. Even in our own lives, minsan meron gustong ipagawa sa atin ng Diyos, ano sinasabi, "Hey Lord, ito yung nararamdaman ko. Kung ano yung nararamdaman ko, yung paglalaban ko." Meron ako, alam nyo, sa Facebook page ko, ang daming lumalapit sa akin. Maraming lumalapit sa akin, "Bro, anong gagawin ko? Na in love po ako sa taong may asawa na. Alam ko naman pong mali yun. Pero hindi ko na po mapipigilan ng sarili ko. Mahal ko na po talaga siya." Ang sinasabi ko lang sa kanya, go and do the right thing. Go and do the right thing. Bakit? Yun yung problema eh. The moment that we sin, we insist our own way instead of following God's way and obeying God's way, that's the time we are doomed for destruction. Naintindihan yung sinasabi ko? At pag nagkaroon ng kasalanan, look at me, the original plan was to be close to God, but because of sin, nagkaroon ng gap between God and man. God and man. So anong ginawa ng Diyos? To bridge the gap, God shed blood for us. Nagkaroon ng sacrifice. At sino ang sinakripisyo? Sino? Si Jesus. So malayo tayo kay Lord, so ang namagitan between the gap and God is Jesus. Para maging close ulit tayo, para okay ulit to restore the relationship. Yan yung sacrifice. Si Lord, sinacrifice niya yung buhay niya para sa atin. Now, nakakasunod pa kayo? Let me give you a context and explanation bakit lagi natin sinasabi this is the holy sacrifice of the Mass. Bakit ba natin kinakanta yung Lamb of God who takes away the sins of the world? Diba? Alam nyo ba yun? Bakit natin kinakanta yun? Wala lang. Kinakanta nyo lang din, diba? Hindi nyo alam. Wala lang. Maganda kasi yung tono eh. Diba? Ito, i-explain ko sa inyo, ha? Ano yung relevance nun? In the Old Testament, again, God, man, merong gap dahil sa sin. In the Old Testament, when human beings want to be one with God, they need to sacrifice something. Someone or something. It's either a tao o kaya hayop. Kaya mapapansin ninyo sa Old Testament, merong storya doon about Abraham sacrificing his son. Anong pangalan ng anak niya? Sino nakakaalala? Isaac, di ba? Na pinapunta siya sa pinapunta daw siya ng Diyos, tapos i-sacrifice yung anak niya, tapos yung isa-sacrifice na niya. Anong sabi ng anghel sa kanya? Don't lay your hand on the boy. Papalitan ko yan. Pinalitan siya ng ram, ng goat, ng kambing. So pinalitan. Nung pinalitan, okay na. Tapos yun ang isinacrifice, to be one with God. Ganun ang kalakaran in the Old Testament. Kaya kung mapapansin ninyo, kailangan merong bloodshed. Bakit? Para sa mga Hudyo, blood is equal to life. Kaya if you are restoring your relationship with God, there has to be a blood. And that blood union is called covenant. Sabi nyo nga, covenant. Now, dahil kung hindi pwedeng tao ang i-offer, ang i-offer mo, hayop. Pwede kang kumuha ng lamb, pwede kang kumuha ng kambing, pwede kang kumuha ng sheep, ng tupa, ganun. In this blood, imagine this ha. Halimbawa, ito yung lamb. Ito yung lamb, di ba? Gusto mo maging close kay Lord, i-offer mo to, bloodshed. Tapos ang sasabihin mo, "Lord, this blood symbolizes my own blood. And I want to come back to you as I offer this sacrifice to you." Nakakasunod pa? Para ma-restore your relationship. Now, ito ang problema. The one we offended is God. God is God. So in order to restore the relationship, the sacrifice must be God as well. Bakit? Kasi kahit na ilang libong tupa ang i-offer mo sa Diyos, hindi niya matutumbasan ng Diyos dahil because God is God. Am I making sense here? So,
In effect, animal sacrifices will never be enough. Bakit? Kasi nga, they won't amount to God. So what did God do? Tanong nyo sa akin, ano? What did God do? Jesus, He sacrificed Himself. Because only God can amount to God. Jesus is God. So siya na mismo, sige na, ako na, I'm offering my body and blood, my life, for all of us. So that we will be reunited with God. Klaro pa? Yun. Yan ang dahilan bakit sacrifice ang tawag. Kaya pag sinabi, Jesus paid for our sins through His body and blood, yun yung ibig sabihin nila. Klaro po ba? Parang ganito na alala ko tuloy. One day, merong nagkabarkada. Si Juan tsaka si Pedro. Sabi ni Juan kay Pedro, pare, yung misis ko, pinalayas ako kasi pinapili ako ng misis ko, pag-ibig daw ba o kaibigan? So sabi ni Pedro sa kanya, so pare, kaya ka ba nandito kasi pinili mo kaibigan? Sabi sa kanya ni Juan, pare, hindi eh. Pag-ibig pinili ko. I love you, pre. That's the Eucharist. Listen. That is Eucharist. Jesus chose to die for love and friendship. Para maging kaibigan tayo, magkaibigan sa Diyos. Amen? Kaya basahin natin itong John 6, 53-56. Basahin natin na, 56. Altogether, while they were eating, Jesus took a piece of bread, gave a prayer of thanks, broke it, and gave it to His disciples, take and eat. He said, this is my body. Let's continue. Then He took a cup, gave thanks to God, and gave it to them. Drink, all of you, He said. This is my blood, which seals God's covenant. My blood poured out for many for the forgiveness of sins. Ano sabi niya? My blood poured out for many for the forgiveness of sins. Anong sinasabi dito ni Jesus? Tama na yung animal sacrifice mo. Ako na. Sarili ko ng dugo ang i-offer ko so that you and God will be reunited. Am I making sense here? Kaya naman ito ah. When we are at the Eucharist, what makes the sacrifice more beautiful is this fact that we are not worthy to receive and eat Jesus. Bakit makasalanan tayo? Yet, He still give it for free. Tama ba? Kaya nga, ito ang problema ng mundo ngayon, ha? Minsan, tinitake for granted natin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi, mahal naman ako ni Lord. Sige, mahal ako ni Lord. Sige, gagawa lang akong kasalanan. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo, ang problema ng mundo ngayon is sometimes, we have lost our sense of sin. Minsan, hindi na tayo nagigilty pa nagkakasala. Bakit? Hindi, okay lang naman yan. Papatawarin ako ni Lord. That's very dangerous. Kaya nga kapag ka sa misa, merong portion doon, pinapaalala sa atin yung sinfulness natin. Di ba meron doon, let's call to our mind our sins. Di ba? Tapos meron pang through my fault, through my most grievous fault. Pinapaalala sa atin, uy, teko lang, may kasalanan ka. Tapos bandang bago mag-communion, ang sasabihin doon, di ba, Lord, I'm not worthy to receive you. Yun yung dati. Pero ngayon, iba na, Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof. Ibig sabihin, ano sinasabi? Lord, hindi ka karapat-dapat pumasok dito sa bahay ko at makikain sa akin. Bakit? Makasalanan ako eh. And you see, this is a beautiful thing when we are in the Holy Mass. Bakit? Kasi pag naaalala mo yung sinfulness mo, listen to this, the more we are aware of our sinfulness, the more we appreciate the price of the meal. Dahil alam mo, makasalanan ako. Pero thank you, Lord, ah. Kasi kahit makasalanan ako, you sacrifice your body and blood and life for me. Ay, grabe ngayon bigla yung value ng Eucharist. Bakit? Kasi though we are sinful, pinakain pa rin tayo ng Diyos. Amen? Love is available. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, love is available. Third point is this. Are you learning so far? Kaya ba? Naabot pa ba ng utak natin? Okay, masyado ba mataas o kailangan kong ibaba? Alam niyo mga kaibigan. Ito, biro lang. Next is this. The Eucharist is all about presence. Sabi niyo nga presence.
Let me share to you the story of this mega church pastor, Allen Hunt. See, Allen Hunt, he's a mega church Methodist pastor in Atlanta. And every Sunday, 15,000 people went to his church. Mga protestante itong mga ito. And he is a Bible scholar with a PhD in New Testament. And take note, ang PhD niya sa New Testament tsaka sa early church history. Nung mga unang church na tinayo ng mga apostles, ayan. He got it from Yale University. Paano siya na-convince maging Katoliko? Ito yung storya niya. Nung siya'y nag-aaral pa sa Yale University, meron siyang kaklase na Katolikong pare. And itong Katolikong pare niya, nakakaibigan niya, sabi niya, can you give a talk to a monastery of Dominican nuns? So, nag-talk siya dun sa monasteryo ng mga madre. At the end of the lecture, meron isang madre dun, ang tapang. Nagtanong sa kanya, sabi sa kanya, Mr. Allen Hunt, why aren't you part of the Catholic Church? Ganun. Sipin niyo, alam naman yung Protestante, tinanong-tanong pa. Alam niyo ang sagot ni Allen Hunt, sabi niya, because for me, communion is just a symbol. It's a metaphor. Tapos sabi sa kanya nung madre, sabi niya, you're a New Testament scholar. Tama ba? Right? Sabi niya, yes, I'm a New Testament scholar. Sabi nitong madre, you remember when Jesus said in the gospel, when he gathered his disciples together for the Last Supper, what did he do? He took the loaf and said, this is my body. And then he took the cup and said, this is my blood. What don't you understand there, Allen? Tapos sasagot sana ito si Allen, bago siya sumagot, bumanat na naman yung madre. Sabi ng madre sa kanya, Jesus didn't say, this is like my body. He didn't say, this is like my blood. What did he say? He say, this is my body. This is my blood. And then, the nun continued, binanatan na naman, sabi ng madre. Well, Mr. Allen Hunt, let's open to John chapter 6, verse 53. Yun yung binasa natin kanina. Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. So ano sinasabi niya dito? Klarong-klaro, what don't you understand? Alam niyo nangyari? After that day, Allen Hunt continued to read more about the early church, those who lived between the 1st to the 4th century. And you know what? He discovered na yung mga early Christians na yon, they believed in the real presence of Christ in the Eucharist. In fact, naaakusahan pa sila ng Roman government na isa silang kulto ng mga cannibals. Bakit? Because they are eating the flesh and the blood of a person. Yun yung interpretation nila. Naintindihan yung sinasabi ko? And in fact, yun talaga yung paniniwala nila. Bakit? Because the early church Christians, they are willing to die for that cause, for that belief that they are eating and drinking the blood of Jesus. So anong nangyari kay Allen Hunt? Nag-aral pa siya, nag-aral na nag-aral tungkol doon, and he discovered that the Eucharist was actually the center of the Christian faith and worship for 1,500 years bago yung Protestant Reformation. And you know what happened? Ito yung clincher sa kanya. Sabi niya, he imagined na kung meron daw isang early Christian, biglang umaten dun sa kanyang service na yung 15,000 persons na service niya, magugulat daw yung early Christian na yun. Bakit? Kasi he would have heard good music. Ang ganda ng music, ang ganda ng preaching. Marami siya nakilalang bagong tao. But he would walk out and say, walang Eucharist. When are we going to church? Kasi para sa isang early Christian, importante yung Eucharist, yung breaking of the bread. And then you know what happened? 2007, this mega church pastor shocked the Christian world when he converted to Catholicism. Bakit? Na-realize niya that the body and blood of Christ was the real presence of Jesus. Question. Sino sa inyo dito ang nagfe-FaceTime, nagve-video call, nagsa-Skype? Taas nga ang kamay, marunong kayong gumamit niyan. Ayan. Diba, kapag ka, ang ganda ng FaceTime, ng video call, bakit? Kasi, kita mo eh. Diba, parang andyan lang, lalo na sa mga LDR, sino mga nakakaranas ng long-distance relationship dyan?
tatay mo, nanay mo, OFW, boyfriend mo, OFW, tapos ikaw nandito ka, o kaya LDR ka, LDR kayo, nandito ka sa Bicutan, tapos yung boyfriend mo, taga Novaliches, yung ganun, LDR na yun, sa sobrang traffic eh. Diba? So, kailangan nyo mag-FaceTime. Kailangan nyo mag-video call. Pero ito, parang nandun siya. He is present. Pero, iba pa rin kapag kakasama mo. Tama ba? Iba pa rin yung nayayakap mo, nahawakan mo, natatapik mo, nababatukan mo, yung ganun. Bakit? You want real presence. Backtrack pa tayong konti. Naabot nyo pa yung panahon na wala pang internet. Tapos kapag meron kang mahal sa buhay, asawa mo, kaya boyfriend mo, kaya girlfriend mo. Dati, ngayon kasi nakalagay na sa cellphone, wallpaper mo na yung picture. Dati, anong ginagawa mo? Yung picture nasa nakalagay? Sa wallet. Tapos bubuklatin mo yan. Pagkabuklat mo, ito yung pinakamamahal ko. Pero at the same time, pag binubuklat mo yan, ito yung napakamahal kong girlfriend. Bakit? LDR ang mahal ng tawag kaya. Yung ganang mahal kaya ng IDD. Ang balat. Hindi na alam ng mga kabataan yung IDD. Oh my gosh, grabe. Yung ganon. Kasi gusto mo pa rin real presence. Tama ba ako? Iba pa rin. And you see, ang buti ng Diyos, God wants to leave His whole self to us. What you take in is not just bread, but God Himself. Nung umakyat sa, you know how much God loves us? Ask me how much. Ito ah, ang Diyos, gano'n niya tayo kamahal? He was up there in heaven, sitting comfortably in His throne. Sabi niya, malayo ang mga anak ko sa akin. So anong ginawa niya? Padala ko nga si Jesus. So bumaba siya sa lupa. Yung Diyos nagkatawang tao. Na-imagine niyo yun? The Creator became the creature. The Creator become the created. Kung hindi pa abot masyado ng utak niyo yan, hindi niyo ma-imagine kung gaano kagrabe yung gesture na yon. Gusto kong isipin niyo ito. Isipin niyo ito ha. Tingnan niyo ako. Isipin nyo yung sarili ninyo, o kaya yung katabi nyo. Yung katabi nyo, tao yan, di ba? Yung katabi nyo, naging ipis. Di ba, sobra ka naman, brother, ba't naman ipis? Alam ko mukha siyang ipis, pero ba't naman ipis? Anong punto ko dito? Tao ko eh. Ginawa mo kong ipis? Eh, grabe yun. Nagpaka-ipis ka. Ganun din ang Diyos. Diyos siya eh. Nagpaka-tao siya. Ganun niya tayo kamahal. But let me take it a little bit further. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Tanong niyo sa akin, how much? Diyos siya, nagkatawang tao siya, naging tao siya, pero ito, mas matindi. Tao na nga, naging biskwit pa. Naging tinapay pa. Grabe na yun. Naintindihan niyo? Bakit? Kasi mahal niya tayo. Isipin niyo kung yung katabi mo, ipis na. Hindi lang, mababa pa siya sa ipis. Siya yung pagkain ng ipis. Imagine niyo yun. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Just because He wants us to partake of Him. Willing siya maging biskwit. Willing siya maging tinapay. So that we can take Him. So that He can dwell in us. Not just spiritually, but physically. Amen? Palakpan niya ang Diyos para doon. Simple lang ang sinasabi ng Eucharist eh. God wants to be available for you. Gusto niya, inuuwi mo siya. Gusto niya, nakakain mo siya. Parte siya ng katawan mo, ng buhay mo. Amen? Can everybody stand up? And as you stand up, tell the person beside you, love is available. Did you learn something today? Hirap ng mga ganitong talk, talagang napipiga yung utak ko talaga eh. Talagang kinakalkal ko lahat ng mga inaral ko noon, di ba? Hirap. But I hope that this somehow has enlightened you about the beauty of our Catholic faith. Ngayon itong, let me end with this question. What now? What now?
Okay, Brother Velen, ang ganda ng Eucharist. It's a presence, it's sacrifice, it's a meal. Beautiful! Pero ano ngayon? What now? That's the question. Let me tell you the answer. And this is the most important part of the Eucharist. Most important angle and characteristic. One day, merong isang probinsyanong pamilya. Probinsyano ito. Umalis yung nanay, yung tatay, yung anak nilang lalaki mula probinsya papuntang Maynila. Eh, first time nila sa Maynila, so talagang probinsyanong-probinsyano talaga. Wala talaga masyadong alam. And so itong wife, nandun na sila sa mall. Yung wife, syempre, shopping kagad siya. Yung mister, tsaka yung anak niyang lalaki, andun. Nakatingin lang, nagmamasid-masid sa mall. Nung biglang makita nitong mama na ito, tsaka nung anak niya, merong dalawang shiny at stainless steel na pintuan, bumubukas, sumasara. Bumubukas, sumasara. Tapos merong tumutunog pa, ting! Gumaganon. Tapos meron pang ano, meron pang numero dun sa taas. Pagka G, 1, 2, 3, 4. Ano sa tingin nyo yung nakita nila? Elevator. So sabi niya, ganda nito, bumubukas, sumasara. So nag-observe lang sila mag-ama. Ngayon, nagulat itong mama dahil yung merong isang babae, matandang babae, bumukas yung elevator, yung pintuan, pumasok siya, pagpasok noon, biglang sumara. After a while, bumukas na naman yung pintuan. Pagbukas ng pintuan, may lumalabas na bata-bata at dalaga. Sabi niya, ba, grabe ito ha. Nakakabata. Ito, ang galing ha. Nagtatransform. So sabi niya, hintay pa tayo, hintay pa tayo. Ito na. May pumasok na isang ali. Ang taba, ang laki. Pagpasok niya doon, sumara yung pinto. Tapos umakyat na naman, nawala. Maya-maya, bumukas na naman yung pinto. Pagbukas ng pinto, batang-bata at sexing-sexing dalaga. Ay, talagang sabi niya, grabe ito ha. Grabe ang tinti nito. Tinawag niya kagad yung anak niya. Uy! Tawagin mo yung nanay mo, dali! Pasasakayin ko doon! My dear friends, ganun ang Eucharist. It transforms us. Binabago niya tayo. Remember this, di ba? You are what you eat. Tama ba? Kung kumakain ka ng vegetables, ang tawag sa'yo? Vegetarian. Kung kumakain ka ng karne, ang tawag sa'yo? Ano sabi? Carnetaria. Carnivorous. Yan. Di ba? Kaya di ba kapag kain ka ng kain ng taba, ano nangyayari sa'yo? Nagiging mataba. Tingnan mo yung katabi mo. Ano kayang kinakain yan? But you see, when we come to the Eucharist, we are what we eat, and we eat Jesus. Therefore, God's calling for us is this, that we become Jesus. Ito ang problema, nagmisa ka, di ba? Tinanggap mo pa, grabe, nandito ka sa akin, Lord. Pag uwi mo, minagmumumura mo yung maid ninyo sa bahay. Pag uwi mo, ang sungit mo. Pag uwi mo, balik, BSDU, kala nyo yung BSDU? Balik sa dating ugali, yung ganun. Walang problema. Walang problema dun sa Catholic faith, walang problema dun sa Eucharist, walang problema sa pananampalataya natin. Minsan ang problema nasa atin. Tama? Kaya sa akin, my prayer is this, that whenever you come to the Eucharist, you let God transform yourself. Tingnan nyo to ha. God transformed Himself into bread so that you can be transformed to be like Him. Let me tell this, Eucharist is not just taking in Jesus. It's not just about availing the love of God. Eucharist is about taking in Jesus and being Jesus to others. It's not just about being availing of the love of God. It's about being available for others. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo siya nga, be available for others. One last thing. My prayer is this, that after this talk, this series, that you stay in the Catholic Church. Ang ganda ng pananampalataya natin. Ako, let me tell you honestly,
I listen to born again preachers, to Protestants. I listen to Rick Warren. I listen sometimes to Joel Osteen. I listen to Stephen Furtick. I listen to Craig Rochelle. Lahat yan mga pastor, mga born again, hindi Katoliko yan. Pero ito, at the end of the day, klaro sa akin, after ko makinig sa kanila, ipifilter ko lang, ibabangga ko dun sa pananampalatayang Katoliko. Bakit ang ending ko, ito talagang home court eh. Ito talaga yung pamilya ko, the Catholic Church. I will always go back to my home. Amen? Ito lang, please stay in the church. Stay in the feast. Stay in your life group. Kasi bakit? The Eucharist transformed us to be like Christ. Kaya nga ang kalaban, ayaw tayo nagsisimba. Sino sa inyo, be honest, sino sa inyo minsan tinatamad kayo magsimba? Talaga, hindi yan tinatamad, yan. Di ba, minsan nakakatamad magsimba? Pero alam nyo, paglabanan nyo yun, bakit? Ang ayaw ng demonyo kasi na nagsisimba tayo. Kasi alam ng demonyo, pag nagsimba ka, magbabago ka. Babaguhin ka ng Diyos. And let me tell you this, may mga pagkakataon, nagsisimba ka doon, parang tinatamad ka, anong ginagawa mo, hindi ka nakikinig sa pare, nagbibilang ka ng butas sa kisame, yung ganun. Sa akin, minsan, sa totoo lang, minsan okay lang. Nangyayari talaga yan eh. But please, be there. Because I believe in this, the mere fact that you are there at Mass, God is already working. Of course, I want you to fully participate in the Mass. But please, just be there. Kahit minsan bored ka, kahit minsan ayaw mo na yung sermon nung pare, God is at work. Let me tell you this, because He honors the fact that you honored Him. Na inuna mo siya, na inilagay mo siya, pinrioritize mo siya sa schedule. Stay in church. Matthew 18 verse 20 says, "For where two or three are gathered in my name, there I am in their midst." Sa akin, don't stop attending the feast. Don't stop attending the light group. Don't stop attending the mass. Huwag kayong a-absent. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, huwag ka a-absent. Minsan yung iba, makasalanan ako, ayoko mag-feast. Ayoko mag-light group, makasalanan ako. Let me tell you this, may mga nagtatanong sa akin, Velden, bakit ganun dyan sa feast, tumatanggap kayo ng sobrang makasalanang tao? Meron akong kilala dyan eh, nanloloko ng ibang tao. Meron akong kilala dyan eh, meron ibang asawa. Meron akong kilala dyan, meron ibang babae, may ibang lalaki. Meron akong kilala dyan, addict. Meron akong kilala dyan, pusher pa nga eh. Bakit nyo tinatanggap sila sa feast? Alam nyo bakit? Alam nyo sa akin bakit? Ito lang sagot ko palagi sa kanila. Kasi alam ko, naniniwala ako, where two or three are gathered, there is love, there is God. At itong paniniwala ko, hanggat may pag-ibig, may pag-asang magbago. And I believe only love can change us. Come on, give the Lord a clap of hands. Kaya yung kaibigan mong dinala mo dito sa feast, minsan parang tagal ko na ito tinadala, parang di pa rin nagbabago, okay lang, dali mo lang. Yung pamilya mo, yung sarili mo, feeling mo di ka nagbabayo, okay lang. Basta nandito ka at hayaan mong pagmamahal ng Diyos ang bumago sa iyo. Join an LG, join our service team, because the ministry saves the minister. The servant is being saved all the time by the ministry. Amen? And this is my prayer. Just like in my opening story, sana when you go to the feast, when you go to the mass, you avail of the free love of God. Let it transform you. Tapos sana parang yung mga nagpasalamat sa barbero, bumalik kayo out of gratitude. Anong ibabalik ninyo? Sana ibalik niyo yung bagong buhay ninyo. Lord, ito na yung buhay ko. Binago mo ko kasi minahal mo ko eh. At hindi lang yun. Huwag ka lang bumalik with a transformed life. Gusto ko sana bumalik ka sa Diyos. May kasama pang ibang mga tao. Looking to avail of that free love and free gift of Jesus Himself. Amen? Receive the love of God today because love is available. Amen? Yakapin mo nga katabi mo, sabihin mo sa kanya, love is available. Let's worship the Lord. Can I invite you into prayer? Just close your eyes. Bow down your heads. I want you to lift your hands like this. The Eucharist is the highest form of worship. And what's wonderful about the Eucharist is that we don't need to come to God. God is the one who comes to us,
siya yung lumalapit. Kailangan lang natin siyang tanggapin. And today, I would like you to imagine God pouring out His love on you. Hayaan yung dumapo sa inyo yung pagmamahal ng Diyos. Let God embrace you today. Let me pray for you right now. Father in heaven, I lift up to you every person in this place. Some of them, oh God, some of us here, we are still sinful. Some of us here, Lord, we are struggling to be good. We are struggling to be like you. But just the same, oh God, we come to you into your presence, believing that your love will penetrate deep in our hearts, believing that that love will change us for the better, believing that that love will transform us so that we can love other people. And Lord, day by day, as we come closer and closer to you, teach us to be like you. May we become more like you. Maging kamukha ka namin so that we can be love in this world that is full of hatred, pain, sadness, and agony. May we be the love that this world needs because we availed of your free love, unconditional love you have given us. This we pray in Jesus' name. Amen. Brothers and sisters, worship the Lord now. Let's worship Him, for He is worthy to be praised. The most beautiful name, the name of Jesus. No one else but Him. The world at the beginning, one faith God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation now revealed in you are Christ. For a beautiful name it is, for a beautiful name it is. Heaven. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Our sin was great. Our sin was great. Your love was greater. What could separate? Today we declare that we are remaining in your love, Father, that we are remaining in your faith, Father, that we are remaining in everything that you have for us, for oh God, we remain in your name, Father. That's why we sing to you. Come on. Death could not hold you, the veil tore before you. The praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours
Worship a beautiful name, no other than the name of Jesus. Amen? And when we come in the name of Jesus, we have the boldness and the courage to pray and to ask for our dreams. Brothers and sisters, I invite you now to lift up your novena to God's love if you have them. If you don't have them, just lift up your hands. Lift up your dreams to the Lord and say this prayer after me. Jesus, thank you for coming down for us, for being one like us. I believe all my prayers will be answered because you love me. I claim these dreams will come true. This I pray in Jesus' name. Amen. Give the Lord a big hand. Praise your name. Thank you, Jesus. God is available. Love is available. You just need to receive it. Freely. Hindi kailangan bilhin, hindi kailangan paghirapan, tatanggapin lang natin. The question is this, will you be willing to receive God every single day? Amen? I hope so. I want you to embrace the people around you. Tell that person, God is available. Amen. Were you blessed today? Palakpakan natin ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for speaking to us. Can I invite you to please be seated for a while? Dito po sa feast, while you're preparing for our giving, let me give you some announcements. Dito po sa feast, unfortunately, wala po tayong misa. Napansin nyo? And yan po ay dahil bawal, sabi ng SM. But my prayer is this, that wag niyong hahayaan na dumaan ang linggo na nag-feast lang kayo. Sana nagsimba rin tayo. Ako po, I usually go to Mass in our parish, anticipated Mass, Sabado, para tapos na ako, Sunday, serve na lang ako. Or some of our servants here, they go to Mass there, 9 o'clock, dyan po sa SM Bikutan, dito po, sa baba po, sa ground floor. Or you can go to your own parishes right after the feast or before the feast, mamayang hapon po, after the feast, pwede rin po. Basta, make it a point to go to Mass and get the body and blood of Christ every week. Amen? Amen. Today, we are blessed with 471 attendees. Let's give the Lord a big hand for that. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Were you blessed by the series? Grabe, we learned about our Catholic faith even deeper. But next week,
We won't start our next series yet. Hindi pa muna tayo mag-uumpisa, but next week is going to be a big day. Sabi nyo nga, big day. So we are going to have a special talk next week. Don't be absent. Bring your friends and your family. And we are going to start our brand new series the week after that, entitled Angels and Demons. How do we deal with the spiritual? So, ayan, we're going to talk about the Holy Spirit and how do we handle the evil spirits as well. How to deliver us from those kinds of things. Ayan, angels and demons. It's going to be an exciting series. And then, Youth Hangout. Calling all the youth out there. Ngayon po, after this feast, 3 o'clock, meron kayong Youth Hangout. However, we have a special announcement. Due to unforeseen circumstances, the Feast SM Bigutan Youth Hangout entitled Kita Ako Na, Seeing God's Masterpiece in You, will now be held at Don Bosco Center of Studies instead of Sergeant Pepper's. Saan? Saan po? Don Bosco Center of Studies, along Michael Rua Street here in Better Living. Isang tricycle lang po yan mula dito. Registration fee is 30 pesos only. So, mamaya po yan, after this feast, magpaalam kayo sa mga magulang ninyo na kayo ay magpupunta doon. And you can get to meet a lot of friends and youth, young people here at Feast SM Bikutan. Amen? Other things, sino dito sa inyo, you are celebrating your birthdays or your wedding anniversaries this month of September, taas po ang kamay. Ayan, marami, palakpakan natin sila. Happy birthday, happy anniversary. Gusto lang po namin kayong pagdasal. Can you stand up wherever you are? We're going to pray for you. Sige po, palakpakan natin sila. Ayan, okay, maya. Sige, stand up. September celebrants. Let's bless them, brothers and sisters. Extend our hands toward them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, we praise and we thank you for the gift of new life, the gift of another year, a gift of another chance, oh God, to make things right and to improve ourselves. Thank you, Lord, for giving us another chance of birthday, oh God. We pray that this coming year will be their best year ever. Answer their prayers, answer their needs, and be with them every step of the way. We also lift up to you those who are celebrating their wedding anniversaries this month. May you be with them. Make their marriage stronger, lovelier, and sweeter. And Lord, protect them from anything that can steal the joy of their marriage and the joy of their family. Keep them away from those things and those people as well, O God. And Lord, we pray that for everyone celebrating their birthdays and anniversaries, that you pour out your blessings upon them this coming year. This we pray and claim in Jesus' name. Amen. Amen. Happy birthday! Happy wedding anniversary! Maraming salamat po. Last but not the least, can I see a raise of hands? If it's your first time to attend the feast, taas po ang kamay ng first-timers. Meron ba? Meron ba? Ayan, palakpakan po natin. Yun po, sa taas. Welcome to the feast. We hope you enjoyed you had a great time here. Can we just pray for you? Stand up wherever you are. Pagdarasal po namin kayo. Sige po, huwag po kayo mahiya. Ayan, palakpakan natin sila. Ayan. Let's pray for them, brothers and sisters. Father in heaven, we lift up to you these persons. Thank you, Lord, for the gift of new faces, new people. We know, Lord, that you willed them to be here in this place. This is no accident. And Lord, I pray that the word that you have spoken to them today, sana ibaunin nila ito throughout the week. Be with them in all areas and aspects of their lives. And we pray, O God, that you will walk with them. We also pray that you will bring them back here next Sunday and the Sundays after that, so we can love them and they can be part of this wonderful family called the Feast SM Bikutan. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Welcome to the feast. Maraming salamat po. First-timers, meron kami inaabot sa inyo na welcome stubs. Those welcome stubs entitles you to a free gift. And you can claim your welcome gift, munting regalo po, dito po sa fire exit after this song. Last, lahat po ng gusto magpa-pray over for healing and other concerns, please go over to this side. We have pray over ministers here to pray for you. Amen? Let's all stand up. Let's offer gifts to Jesus. Pero bago ang lahat, munti ko pa makalimutan. Last day na po ng promo price ng aking libro po. I launched this last week, pero I'm extending the launch price of this book, Bakit Single Ka Pa Rin?
mga kalokohang pinanunawalaan mo tungkol sa pag-ibig. So kung ikaw ay single, para sa iyo ito. I don't care kung ano estado ng buhay mo, anong estado ng pagka-single mo, basta kailangan mo ito, promise. May enjoy mo to. Kung ikaw may asawa ka na, you can also buy this for your friends na single. O kaya, lalong-lalo na para sa mga anak ninyo, lalo na yung mga may anak na gusto nyo nang pagtulakan yung mga anak ninyong mag-asawa. Ayan, ito po ay para sa inyo. And pag binasa nyo itong libro na ito, you will enjoy this. Matatawa kayo, tapos merong aral, bigla tatawa kayo, maya-maya, uy, grabe, nangusap si Lord. Tatawa kayo, tapos mangusap si Lord, mamaya, tatawa kayo, mamaya-maya, baliw na kayo, ganun. Bakit? Kasi tawa, iyak, tawa, ganun, tapos matatouch kayo. But I believe this book is life-changing. And I hope this can help you. And today, promo price, 200 pesos. Next week, 225 na po ito. And ngayon po, may special promo. Meron pong libre akong pamimigay. Autograph tsaka picture ko. So pwede kayong magpa-autograph sa akin tsaka magpa-picture. And 200 po ang isa. Promo po, dalawa 400, tatlo 600, apat 800. So yun, hindi na masama yung deal, di ba? So bakit single ka pa rin? Grab it outside and I can sign your copies as well. Amen? Ayan. Can I invite you to lift up your offerings up? Let's give this to God. Offer this. Father in heaven, I lift up to you every person in this place, generously giving to you. Bless this, O God. Thank you, O God, for giving us provision for the past week. We are giving this back to you so we can love you more and you can use it for your kingdom, especially here in your ministry in Feast SM Bikutan. I pray, O God, that you give this back to your people because you're a faithful and generous God. This we claim and pray in Jesus' name. Amen. Come, brothers and sisters, we join our hearts, give your tithes and love offerings to Jesus. All right, for one last time, let's sing and give glory to our God as we give our love offering to Him. Come on. In the night when all feels lost, near and far you called out to us. I heard the sound of saving grace and now I'm burning with your love. His name, your name, lifting higher your light. Ever brighter your love, like a thunder here in my heart again. Standing like living in your light, in the glow of your paradise. Just to be here by your side, as we echo, echo, echo. There's nothing like living in your light, in the glow of your paradise. By your side, as we echo, echo, echo your heartbeat. Come on and sing. As we echo, echo, echo your heartbeat. Come on, one last time. As we echo, echo, echo your heartbeat. As we all pray, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you for coming. See you next week for our big day. I just feel so alive.